Yo, so, good morning sa inyo mga sir. So ngayon mga sir ay magpapaklas tayo ng ating cotton body. Nilinisin natin siya dahil bibiyahe kami next week ng Iloilo. So kailangan ko na rin linisin to dahil tinakbo na ng motor ko mga sir. So, nakikita niyo mga sir, 20,600, so almost 400 kilometers na lang. 21K na siya. Ang last FI cleaning at saka throttle body cleaning ko nung 11,800 kilometer. So ngayon lang ulit. So akalasin ko muna ito mga sir, yung upuan, para makapag-access tayo dito sa throttle body na maayos. Para at saka ito. So tara. Tsaka pala mga sir, ingatan nyo ang pagtatanggal ng injector dahil may gasket to. So, pwedeng tumalsik, mawala. So, ito na yung ating injector. Ayan. Ito na yung ating injector mga sir. Ito yung gasket. Ingatan nyo, huwag mawala to. So effective yung nilalagay natin na fuel additives mga sir, dahil tingnan nyo. Ayan. Malinis pa yung ating throttle body. Siguro dahil nga dun sa fuel additives na nilalagay natin. Ayan, kung makikita nyo. Marumi siya pero hindi ganun karumi. Ayan. Effective. Ayan, may dumi pero konti lang. Takpan nyo doon ang basahan mga sir, yung butas dito, dahil baka pasukin ng kung ano-ano. So kakalasin ko muna ito, no? Itong manifold. Ayan, may dalawang tornilyo lang yan, ito, tsaka ito. Luluwagan nyo lang para matanggal nyo. Luwagan nyo lang ito mga sir, no? Itong dalawang tornilyo na ito, ito at saka ito.
Actually mga sir, first time ko rin magkakalas ng ganito, ng throttle body. So, sana magawa natin ng maayos. Ayan, pati nyo lang yung dalawang tornilyo na may washer. So, medyo madumi na rin talaga mga sir. Ayan, ito yung ating manifold. Ito yung ating throttle body. Ayan, medyo marumi na siya. May kita nyo, itim-itim na yan. Ayan, yung namumuo sa loob. Ayan, diba? Pero effective yung ano, yung fuel additives na ginamit natin. Siguro kung di ako gumamit noon ng 1 week, baka mas marumi pa dito yung ating throttle body. Ayan. So kalasin din natin ito mga sir. Tansyahan na lang yan mamaya yung sa minor. Ayan. Pakaliwa. Ayan o, dumi na talaga siya. Sa paglinis pala na ito mga sir, gagamit tayo ng 3M carburetor cleaner. Ayan. Siya nga pala mga sir, ingatan nyo itong mabasa yung ating PMS sensor. Kasi baka pag nabasa yan, baka magloko yung inyong sensor, no? So iwasan nyo lang na mabasa. Nilinis na siya. Linis, diba? Assemble na natin yung ating throttle body at saka yung manifold. So ito yung gasket sa gitna. So ilalagay niya lang siya ng ganyan. Paano nyo tinanggal mga sir, ganun nyo lang din ikakapit. Nilagyan ko siya ng konting krasa. Konting-konti lang mga sir, para magkaroon lang ng ano, dulas. Yung hindi siya yung didikit kapag binaklas nyo ulit. Ito yung dalawang tornilyo.
nyo sa air mixture niya. Pasok na lang mga sir. Pasok nyo na lang ganyan. Ayan. Sagat na lang muna. Mamaya na lang natin tansahin yung ano. Ay din. So ibabalik na natin mga sir yung ating ano. Throttle body.
So ayan mga sir, no, naikabit na natin ng connector lahat, pati injector. Ayan, pati itong air filter, throttle body, cable, okay na rin. So babalik ko muna yung upuan mga sir, tapos testing natin kung maandar ba. Sana maandar. So, change oil na rin tayo mga sir.
basta tayo mag-change oil at saka gear oil. So, ngayon magpapalit naman tayo ng brake shoe. Ayan. Phyto brake shoe. Pasunin na natin yung gulong mga sir.
2 hours later. Swabe yung takbo ah. Yo, what is up ninyo mga sir? Namaintain na natin yung motor natin, nakikabit na natin yung mga pyesa na kailangan natin. Ito, tinetest drive ko na ngayon dahil magsisimba kami. Smooth na smooth yung takbo. Ito talaga pag bagong linis yung throttle body. Medyo mataas lang yung minor. I-adjust ko na lang siguro mamaya. Minor.